Hi mga BB! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa ako ng review nitong Ann Klutz brushes. By the way, andito ako guys kasi masakit yung katawan ko. Hindi ko kayang mag-setup dun sa kwarto. Naka-setup na si my loves dito kaya nakisingit na lang ako. So dito na lang ako magre-review ha. Wala akong artificial lighting. Naka-ano lang ako sa natural lighting dito sa may bintana. So pasensya nyo na kung medyo iba-iba yung lighting dun sa application part. Ito yung gagawa natin ng review. Salamat Ate Ann ha. Thank you so much Ate Ann for sending these over. Pinadala niya ako ng brush set niya. Hindi niya ako sinabihan na i-review mo, Chinky, ha? Ganun-ganun. Sabi niya lang, bigyan niya ako ng brushes. Hiningi niya yung address ko. Ako na yung nagsabi na, sige, Ate Ann, gusto kong gawa ng review, ganun-ganun. Tapos sabi niya sa akin nga, sige, mas gusto niya daw yung mas brutal na review. Parang ganun yung sabi niya. So, mas gusto niya maging honest ako sa review. Which I did. Hindi ko gaano inisip na kay Ate Anto. And parang inisip ko lang siya sa regular brush na ire-review ko. This brush set contains 10 brushes. Different kinds of brushes. Which retails for 500 pesos. And then may kasama na siyang bag. May nakalagay na blend now, aura later. Pack. Meron din siyang kasamang card. May nakalagay na details about the brushes na makukuha mo. Kung ano-anong mga brushes yung makukuha mo. Yung social medias ni Ate Anto. So 500 pesos may makukuha ka ng bag, 10 brushes, tapos yung mga brushes protected pa kasi may mga plastic and then may mga ibang brushes na may brush guards. Tapos meron din ditong card. Tapos nandyan din si My Loves na malaki ang tiyan. Thank you so much Ate Ann ha. Salamat for sending these over. Kung gusto niyo makita yung application part and yung honest review ko talaga ng Ann Klutz brushes, please keep on watching. Yung isa dito na laban ko na guys and ito yung powder brush. Ito siya. Siya lang yung brush dito na may kasamang brush guard. So far, hindi naman siya nag-shed and sobrang lambot niya. Walang tusok effect, ganun. Ito mga susunod, hindi ko pa nalalaban pero gagamit ako ng brush cleaner from Elana. Next is flat angled kabuki brush. By the way, yung itsura ng brushes guys, ganyan. White yung handle tapos gold yung parang dito. Ewan ko kung anong term dito pero may term talaga dito eh. Tapos dito sa gilid naman may nakalagay na unclothes. Hindi siya like yung parang flat na flat talaga. May angle siya sa kanya. Next brush is the contour brush. Malalaman mo agad na ito yung contour brush kasi pang contour talaga siya. Ayan o. Tapered siya tapos medyo malaki din siya guys. Next is the blush brush. Dahil medyo addict ako sa blush, tingnan natin kung magugustuhan ko to. And nasabi ko na to sa ibang videos ko na pagdating sa blush, gusto ko yung dense. So parang magugustuhan ko to. Parang magkakasundo kami nito. Next, of course, small angled brush para sa pangkilay, ganun, liner. Ang cute. Sobrang liit niya actually. Okay naman yung maliit kasi parang yung hinawakan mo parang pencil lang. Next, yung highlight brush na meron siya is a fan brush. Itong fan brush, tingnan nyo yung nangyari sa kanya. Ewan ko kung kitang-kita nyo pero nagbuhag-hag siya sa gilid. Hindi ko pa siya nalalaban ha. Next is small eyeshadow blender. So maliit lang talaga siya na eyeshadow brush tapos pwede siyang pang blend. Next, meron tayong one eyeshadow shader brush. Pang pack ng eyeshadows, pag ganyan. One big blending brush. Ito, klarong-klaro na ito yun. Big blending brush. Kasi malaki siya and pang blend talaga siya. Medyo may pagka-fluffy. Last but not the least, one concealer brush. Hindi ako gumagamit ng brush. Parang may nakain akong buhok. Meron nga talaga. Hindi ako gumagamit ng brush for my concealers. Beauty blender or beauty sponge yung ginagamit ko. Pero try ko din yan kasi may concealer akong gagamitin. Ayan guys, these are all the brushes from Ann Klutz. All in all, 10 brushes sila. From face brushes to eye brushes. So, ayan. Ayan na rin yung packaging niya, yung handles niya. Magsisimula tayo sa foundation. But before that, let me clean the brushes first. Isa lang yung nilaban ko para lang talaga makita ko if magsha-shed. And so far, hindi naman siya nag-shed. Yung gagamitin ko is yung brush cleaner from Elana Cosmetics. So, sisprayhan ko lang yung brush. Let's clean it. Ang gagamitin kong foundation is yung paborito kong foundation guys, yung The Ordinary Serum Foundation kasi ito yung mostly na ginagamit ko na liquid foundation. Alam nyo, hindi ako gaanong mahilig sa brush pagdating sa pag-apply ng foundation. Pero in fairness, wait lang, medyo may mga streak marks pa pero nabiblend siya kaagad. Wow, in fairness, hindi ko in-expect na ganito siya kalambot and ganito siya kabilis mag-apply ng foundation.
Sa unang pag-apply mo, sa unang pag-buff mo sa kanya, makikita mo talaga na may mga streak marks. Well, of course, brush kasi siya. Pero once you buff it, ginaganon-ganon ko na, wala na, nawawala na yung mga marks. Nabe-blend talaga siya. Sobrang soft niya, guys. As in, wala talagang tusok effect. Kahit pa iganyan-ganyan mo, kahit idiin mo ng maigi, hindi ka matutusok kasi sa sobrang lambot niya talaga. Dito tayo sa concealer. Again, hindi ako mahilig gumamit ng concealer brush for my concealer. Pero, since merong ganito, itry na natin siya. Ang gagamitin kong concealer is itong ColourPop No Filter Concealer. Medyo streaky pa rin on first application. Pero once na blend mo siya ng maigi, nagiging okay naman siya. Yung ayaw ko lang dito sa concealer brush. I mean, maganda siya pero matagal. Matagal kang magbe-blend. Next, dito na tayo sa pinaka-excited ako, yung powder brush. Kasi gustong-gusto ko yung itsura niya. Hindi nyo kailangang i-follow talaga yung mga uses ng mga brush according to its name. Pwede nyo itong gawing pang contour, pang highlight, kung anong bet nyo. Kasi wala namang sinabi si Ate Ana, bawal nyo itong gamitin sa ganito, ganyan. Dapat sa ganito lang. Kung saan kayo komportable, pwede nyo gawin. Kaya ako, pwede ko itong pang contour. Pero for now, since ang label niya is powder brush, gagamitin ko siya as my powder brush. Ang gagamitin ko is from BLK Cosmetics. Ooh. Hala, ang lambot. Grabe. Ang lambot talaga nito. As in, iba yung lambot niya sa iba. Sobrang lambot. Ang ganda mag-powder. Walang tusok effect. Ngayon naman, mag-contour tayo. Gagamitin ko is itong Kat Von D Shade Plus Light Contouring Palette. Ito yung pang-contour niya, Tian, yung parang angled na contour brush. For the contour brush, okay din sa akin, pasado sa akin. Maganda siya. Next is blush. Ito yung hinihintay ko. Yung gagamitin kong blush is from Laneige Ideal Blush Duo in number 4 California Coral. I got this from Althea Korea. Yung itsura niya. So, andito yung blush and then may kasama na rin siyang highlight. Kunin natin tong blush. Kita nyo naman, guys, walang ka-effort-effort. Gumanyon, ganun lang ako, na-blend ko na yung blush ko. Nakuha ko yung gusto ko tsura and opacity ng blush, kaya dito tayo sa pangkilay. Meron siyang sobrang-sobrang cute na angled brush. Yung gagamitin kong pangkilay is yung LA Girl Brow Kit. Maraming nagtanong sa inyo kung anong gamit ko sa previous videos ko na pangkilay. Ito yun. And ayan na siya. Guys, tingnan nyo yung kilay ko. Need I say more? Ang ganda pala pag yung angled brush mo medyo malaki, no? Kasi yung nakasanayan ko, yung maliliit na angled brush, yung parang sa Marion, no? Sa fake na Anastasia na angled brush from Pretty Angel Shop, di ba sobrang liliit nun? Pero mas okay pala yung malalaki yung brush kasi sobrang dali kong nakapagkilay. May tatlong eyeshadow brushes dito na pwede kong gamitin for an eyeshadow look. Pagsisimula ako sa big blending brush, which is ito. Yung gagamitin kong eyeshadow is from Sigma. Kukunin ko tong kulay na to for transition. Ay, okay, wait lang. Kukunin ko muna tong shader brush. Kukunin ko tong parang creamy na eyeshadow. Ilalagay ko siya all over my lids. Para lang mas mabilis mag-apply ng eyeshadow later. And para mas mabilis mag-blend. Tsaka tayo maglagay ng transition shade. Malaki pala talaga siya. Kasi ang liit ng mata ko, so parang pa-covered na niya yung buong mata. Try ko tong mas maliit na blending brush. Ayan. Kung yung princess ay ikaw aking hari. Kunin ko ulit yung mas malaking blending brush. Ayan, guys! Hala, uy! Blended talaga yung eyeshadow ko. Itong mas malaking blending brush, guys, kung maliit yung mata mo, I mean, tingnan nyo, parang sakop na niya yung more than half of my lids. So, parang naliligo ako sa pagbe-blend. Mas okay sa akin tong mas maliit na blending brush for my eyeshadow or for my transition shade. Pero kung gusto mong mag-blend ng harsh edges, sobrang helpful nito kasi ganyan-ganyan ka na lang. Okay naman silang dalawa, guys. Ngayon, maglalagay ako ng eyelid color. Shadow shader brush. Multi-purpose pigment from Elana Cosmetics in the shade Beam. Nakukulangan pala ako is yung sobrang liit na shader brush for the inner corners. Pero try ko pa rin to. Medyo malaki talaga siya for muta-muta. Okay pa rin naman.
Yung hindi ko na lang nagagamit is yung fan brush or yung pang-highlight. Try natin siya as highlight. Hindi ako ganong gumagamit nito, guys. Meron akong ganito pero hindi ko ginagamit as my highlighting brush. Yung ginagamit ko talaga is yung mga ganito, tapered na maliliit na shadow brush. Yung gagamitin ko pang-highlight is itong Essence Pure Nude Highlighter. Ayan, ito yung ayaw ko talaga sa fan brush, guys. Para siyang linya na nakaganyan. Para siyang linya. So, magli-lipstick lang ako and then I'll give you guys my final thoughts. Tapos na ako sa makeup ko. Si my loves yan, pagpasensyaan nyo na. Pero, let's move on to my final thoughts sa brushes. Sa 500 pesos mo, may 10 brushes ka na. Yung iba dito, hindi ko ganong magagamit like yung concealer brush and yung fan brush. Kasi hindi talaga ako gumagamit ng ganun on an everyday basis. Hindi ko na sila ganong magagamit. Pero, tingnan nyo naman yung application. Diba? Still does the job. Pero ayun, yung tanong, worth it ba siya for 500 pesos? I think it's really, really worth it. Kasi walang tapon sa kanya. Lalo na pa, gamit mo talaga to on an everyday basis. Walang tapon talaga sa kanya. And yung ibang brushes dito, pwede siyang multi-purpose. Pwede siya sa ibang products. Di lang siya para dun sa pangalan niya. Pwede mo din siya gamitin kung saan mo gustong gamitin. So, for 500 pesos, I think okay na to. And, tingnan nyo naman yung itsura niya, guys. Oh, ang ganda niyang pang display, diba? Tapos guys, for 500 pesos, meron na din siyang kasamang bag or pouch. Last but not the least, brushes to ni Ann Klutz. Kung matagal ka nang nanonood ng YouTube, tulad ko, mas ma-appreciate mo talaga na brush set to ng isang YouTuber na matagal mo nang pinapanood. Parang dun pa lang, masaya tayo pag nakakuha tayo ng brush set niya. Kasi nga, fan tayo ni Ate Ann, diba? Hindi naman putso-putso yung performance ng brushes. Tapos, hindi siya mahal. I mean, 500 pesos siya, pero marami kang makukuhang brushes and magagamit mo lahat ng brushes. For 500 pesos, ang mura na talaga niya. For me, it's really, really worth it. That's it for my review on the Ann Klutz brushes. Please don't forget to like this video kung nagustuhan nyo and kung nakatulong tong video na to. Kasi magre-release ulit si Mama Ann ng brushes ngayong March. Magre-restock ulit siya. So, abang-abang na naman tayo. Pero for me talaga, guys, it's really, really worth it. Good job, Ate Ann, and congratulations sa bagong brushes mo and sa success ng brushes. By the way, sa mga bago dyan, don't forget to click the subscribe button para ma-notify kayo every time na nag-upload ako ng bagong videos. Thank you for watching. I'll see you soon and daghang salamat mga bibi.